What is up, guys? So ngayon po ay suriin po natin yung pong mga iba't ibang nakalagay po dito po sa mural, dito po sa Lalagus Nilad Underpass, nagawa po ng guerrilla na grupo sa UP Diliman. Ang tawag po dito, Masigasig na Maynila. Yan po yung tawag dito po sa mural na ito. So tignan po natin isa-isa yung pong mga, kung ano yung mga nakalagay dito. So una sa likod ko, yan. Dito po, mauna yung mga frontliners po natin. Kasi po ito po yung recent na history ng Maynila. Gusto pong pahalagahan ni Yorme Isko, yung pong mga doktor, mga sundalo, mga nurse, mga rider. May rider pa oh. Yung mga nagtitinda sa palengke, yung pong mga tanod, barangay official. So lahat po yan, pinasok po nila Yorme Isko dito po sa mural na ito. Pinasok po ng artist. So of course, yung City Hall, yan po nakita natin, kulay ginto na. And dito po, yung mga iba't ibang makikita sa Maynila. Yan po. Of course, sa Luneta, madalas natin makita yung mga nagtitinda ng ice cream, sorbetes. Hindi po mawawala yung pong Nazareno, of course. Malacañang Palace, of course, sa Maynila po yan. Kaya po ang kapital ng bansa ay nasa Maynila dahil po sa Malacañang. Kalesa, of course, di po mawawala yan. Pati po mga pedicab, ayan, patsaka mga jeepney. Ayan po. Binigyan papugay din po ng mural na ito. And of course, LRT, showing yung mga makabagong means ng transportasyon. Punta po tayo sa medyo lang naman. Na baka medyo controversial ng konti. Pero parte po ng kasaysayan ng Pilipinas. Parte ng kasaysayan ng Maynila. And galing po sa UP itong ano, so ito po yung mga naghimaksik nating mga kababayan, mga manggagawa fighting for their rights. At ito po sa likod ko, Ferdinand Marcos declares martial law. So yun, so nagulat po ako, hindi ko alam na may parting ganito. So baka medyo controversial siya, pero parte po siya ng history, so sinama din dito. And ayan po, nakita din po sa baba yung pong mga nag-iimaksik, iba't ibang uri ng protesta. Kasi po, parte po yan sa kasaysayan po natin. Ito pong sa likod ko naman, mga sundalo, I'm thinking this is panahon ng Amerikano, tsaka siguro baka yung away sa mga Hapon, yan. Yung panahon ng Hapon, yung Battle of Manila, kung saan nasira po yung Maynila. So, dyan po, mga tropa ng Amerikano, yung nandyan po. And pupunta na po tayo, of course, sa ating mga national heroes. Of course, si Andres Bonifacio. Yan. Anak ng Tondo, paboritong anak ng Tondo at ang Katipunan. Siyempre, malaki po sila dito. Yan, nakapaglaban para sa bayan. Talagang napaka-importante po kay Yorme yan na nandyan si Andres Bonifacio. Kasi po, siyempre ay idolo po yan, lalo na galing din sa Tondo. Of course, nandiyan din si Dr. Jose Rizal. Ayan, sinulat naman yung El Folibusterismo, Noli Metangere. At yan, yung mga pumatay sa kanya, pinatay siya, of course, sa Bagong Bayan. Kaya kasama talaga yan sa napaka-rich na history ng Maynila. So, ayan. So, nakita nyo, from current, pabalik ng pabalik, ito yung panahon nga ng himagsikan. Tapos, nandito yung logo sa gitna, ang Bagong Maynila. Ayan. Atras tayo, makikita nyo po, panahon ng mga Kastila. Yan, yung mga itsura ng mga sa Maynila noong araw. Yung mga nagtitinda. Yan, tapos, yung mga lumang simbahan. May panahon po ng Kastila po lahat po yan. And, papunta po tayo sa mga, yan, yung pananakop ng mga Kastila. Ayan na yung mga Kastila. Na sinakop din yung Maynila and yung mga nagibagsik laban sa kanila, mga raha ng Maynila. So yan po yung nasa likod ko. Yan po, makita po natin. And of course, yung mga ninuno natin hindi magpapatalo sa mga parating na mga Kastila. Kaya yan, meron silang mga weapons na ginagamit. Of course, matatapang pa lang ang Manileño nung araw pa lang, mga ninuno pa lang natin. And of course, yan, nilabanan po yung mga Kastila, yung mga Praile. Ito po, bago po yan, bago dumating yung mga Kastila sa Maynila, meron po tayong mga raha. Ayan,
mga sultan. At dati po, nakikipag-trade na tayo. Nakikipag-trade na ang Maynila sa iba't ibang, maski may mga Chinese, nakikipag-trade na po tayo sa kanila. So, pati po dito, binigyan din ng papugay or honor or remembrance yung pong mga ninuno po natin nakikipag-kalakalan na sa mga iba't ibang lahi nung araw pa lang. So yan, makita po natin. The same time po, makita natin yung Bulaklak, yan, yung Nilad. Of course, yan po ang history. Napakaganda po kasi napakakumpleto po siya. History ng Maynila sa isang mural. So nakita nyo po, talagang tourist attraction siya. Saan ka nakakita underpass tourist attraction? So ako po, tuwang-tuwa. So pag may chance po kayo, pumunta po kayo dito sa May City Hall. Tawid po kayo, pwede kayo sa May Intramuros. Tawid kayo dito, punta kayo sa park. Napakaganda po. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.